Bidyo, ano pa yung ulan na naman? Lakas nga ng ulan. Lakas na laban. Ano pero, ba yun? Nakakatakot. Siyempre, mga bata helmet, hindi tayo magpapatinag. Dahil ulan nga lang yan, Tinoy tayo. So, tuloy-tuloy pa rin, videographer, no, ang mga medical mission and mga relief operation sa bawat pulo. Lalo na dito sa Marilao, Bulacan and videographer sa Metro Manila. Tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap natin. Kaya ka ba merong ilaw dyan sa noo mo? Hindi, videographer, kasi lalo na pag gabi na at inabot na tayo ng gabi, kagaya kahapon. Aba, videographer, kailangan meron tayong mga flashlights, mga LED lights, videographer, kasi mahirap kumapa sa dilim at syempre maputi, kailangan may ilaw. Oo naman, mahirap kumapa sa dilim at meron tayong mga hinahanap na mga tao. Hindi natin na lang, videographer, talagang tayo-tayo na lang ang magtulungan, pero ayun nga. Tayo-tayo na lang, mga Pilipino. Yes, pero syempre today sa Barber, happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para like updated sa lahat ng mga sinasawsawan na yun para namin ni videographer. Ayan nga, nagpapasalamat muna tayo, videographer, no, sa lahat ng mga nagpaabot ng tulong. At patuloy na nagpapaabot ng tulong. Yes, maraming salamat po. Yes, and talagang nagpapasalamat din tayo sa mga barangay, no, na nakipag-coordinate tayo dahil talagang, alam mo yun, mararamdaman mo talaga, Bichukapur, na kailangan talaga nila ng tulong. Oo naman, kasi mararamdaman mo yan. Yes. Kailangan mong maramdaman kasi hindi ka lang tuod dyan. Yes. Na lumilipad. Kami nabasa ko, video gapor. Ako, nakakaloka. May nagtatanggol daw sa pag-alis ni Madam Sara Duterte. O, di pagtanggol nila? Ang representative yata ng Duterte Youth Party List. Oh, so, the ayan, new no, youth? Ayan, no. Di pagtanggol nila? Pero meron din ako na panood, video gapor. Matagal to, last April pa to, eh. April 8 or 9 this year. Na nagkaroon ng go-negosyo yata na ang speaker ay si Madam Sara. Ito, panoorin niyo muna. Dahil lahat tayo, ang araw-araw na buhay natin, nangangailangan ng... kailangan natin ng pera. But of course, paano tayo gagawa ng content sa TikTok that I am? Of course, I am an iPhone owner. Maganda, tatlo ang lens ng aking cellphone. Paano tayo gagawa ng ganon kung wala tayong pambili ng iPhone? Dahil hindi naman natin pwede i-snatch yung iPhone ng taong naglalakad dyan sa labas. Akin na yung iPhone mo, akin na ito. Pag uwi ko sa bahay, gagawa ako ng... Of course, I am an iPhone owner. Kinuha ko ito doon sa taong naglalakad. Hindi pwede yon, diba? Hindi din pwede na mangungutang ako. May pera ka ba dyan? Magkano ba iPhone ngayon? 60,000. Michelangelo, may 60,000 ka. Gusto ko ng iPhone. Pahiram. Pahiram ito na wala nang bayad, ha? Dahil wala naman akong kita, wala akong trabaho, wala akong negosyo. Thank you sa pagpapautang mo sa akin. Hindi pwedeng ganun. Bibilhin natin ang iPhone dahil meron tayong pera, dahil meron tayong trabaho, dahil meron tayong negosyo. Hindi pwedeng maging pangarap nyo lang ang manood ng Taylor Swift na concert. Diba? Hindi pwedeng ganun. Gusto ko manood. Ganun na lang ba? Gusto ko manood? Hindi. Gusto ko manood, mag-aaral ako mabuti. Magkakaroon ako ng trabaho. Magkakaroon ako ng negosyo. Bibili ako ng ticket. Pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift. At sasali ako doon sa pagsisigaw. At susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako. Tatlong oras na concert, tatlong outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng tatlong era, tatlong outfit,
Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin yung pambili natin ng outfit natin? Sa trabaho, sa negosyo. At hindi lang yan. Hindi lang yung kagustuhan natin na iPhone, kagustuhan natin na magbiyahe, mamasyal, manood ng concert. Meron tayong kultura dito sa Pilipinas na kapag tayo ay nakapagtapos, kapag tayo ay nakapagtrabaho, somehow, pinaparamdam sa atin na kailangan natin tumulong sa mga magulang natin. Kailangan natin tumulong sa mga kapatid natin na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan natin tumulong sa pamilya. Yaan ang kahalagahan ng edukasyon at ng pagkakaintindi kung paano magnegosyo. Ayun nga, yun pala, no? May bigay ng example doon yung Eras Tour. Yes, very inspiring. Inspired naman yung speech pero, niya. May mga nabasa rin ako na sinabi na AI-generated daw. Pero hindi naman talaga bituga per yung mismong event na yan, yung sagot negosyo. At binigay niya example yon. Kaya talaga, speech niya yon. Kasama yun talaga sa speech niya. Ah, si Eras Tour. Si Eras Tour. Ginawa niya example. Siya yung may pa-iPhone pa yata. Anyway, highway. Ayan nga, mga kapat, ang helmet. Kaya totoo man o hindi yung video. Kayo na pong makapagsabi niyan. Pero video apart, congratulations din, no? Sa successful na relief operation naman sa Pasig. Yes! Sen Risa, Senator Kiko, Sen Bam, and si Sen Cheljokno, video apart. Wow! Kung sila dyan, nagpa-relief sila kahapon naman, video apart. Diba? Tulong-tulong yes, tayo. Yes! Kasi hindi lang naman sa probinsya talaga na salanta. Marami rin po na salanta ng mga area sa Metro Manila. Mm-hmm. Ayan, dyan ang Pasig. Sa Maynila, meron din. Sa Gawing Gagalangin at Tondo. Mm-hmm. So, marami pa. Mm-hmm. Naku, video apart, sabi nga nila, ayan, umuulan na naman. Hindi pa nga talaga totally nakakabangon at nakakapag-release yung iba natin mga kababahan, pero ito, umuulan na naman. Kaya, naku, ano bang magagawa yung flood control? Ano na, kamusta na yung 5,500 na projects for the flood control? Ano kayo masasabi ni... Edi, sabay-sabay nating hanapin ang 5,500 flood control projects na yan. Ay, ito pa, may geographer, nakakaloka. Di ba may oil spill sa Manila Bay. Oo. At ayan nga daw, ay nakakarating na yata ng Hagonoy, Bulacan. Mapalayo na yung oil spill. Eh, bakit may mga naghahanap din about dito naman sa Dolomite? Alam nga, ang daming ito ngayon, mga bata helmet. Pero ito lang masasabi ko, mas unahin na natin yung pagtulong sa mga kababayan natin. Mas unahin natin yung bayanihan kesa kung ano-ano yung mga, naku, nakakaloka eh. Pero naman yung video kapar na hindi mo hahanapin at ano yung mga to eh. Diba dapat sila ngayon may ginagawa? Pero yan eh. Pera natin yan. Pera natin yan yung gumaganang yan. Kaya nga. Alam man yung pagpapalinis dyan, sarili yung pera. Unless na lang may yoga bar. May mga nag-donate din sa kanila. Oh, asan ang transparency and accountability sa mga donations? Mm-hmm. Buti pa ang Angat Pinas or Angat Buhay, may yoga bar, no? Si BP Lenny, halos everyday may update talaga sa lahat ng mga donation na pumapasok. Evacuation center, yung mga natutulungan tao, ilang pamilya na kaya talaga babuhay talaga ang Angat Buhay. Mga campings worldwide. Yes, syempre, yung mga kababayan natin, mga campings talagang maraming salamat po. Pero yung mga kababayan din naman natin na hindi ka campings, siguro naman tumutulong sila, pero hindi natin alam, no? Parang kasi hindi natin nararamdaman. Parang ang gumagalaw kasi ngayon, pag may kalamidan talaga, eh yung mga campings, bakit kaya? Siguro, may tiwala kay Attorney Lenny at sa Angat Buhay. Yes. Dahil makakarating yung pinahatid na kung ano man niya natulong. Sa karapat-dapat na tao talaga. Ang hirap kasi magtiwala din ngayon, no. Mga batang helmet. Na whether in monetary form or in kind na hindi iuuwi sa kanilang mga bahay. Naku, may mga nabalitaan ako, mga batang helmet, ha. May mga iba pala, videographer. Ano? Masyado ng pinupolitika yung pagbibigay ng ayuda, may mga pahaging-haging na. Oy, 2025 pa! Kung hindi bukal sa kalooban nyo ang pagtulong, ay tigil nyo na yan. Diba? Tigil-tigilan nyo. Wow!
huwag yung gamitin yung pagkakataon or yung bagyo para gamitin yun para sa mapansarili yung agenda. Ay, naku talaga. Nakakainis lang talaga kasi makikita nyo yung mga kababayan natin na talaga nagmamakaawa para sa tulong. Tapos eto, siya din yung take advantage. Ay, naku talaga, it's a no-no. O, ayan ha, basta comment down below nyo lang dito mga kabatang helmet kung ano pa yung mga masasabi nyo about naman nyo sa issue na yan, no? Na may katanggol. Kakaloka lang talaga sila, no? Tapos sabihin, AI, galing yan talaga sa Go Negosyo na talk, eh. O, basta stay happy, stay healthy, and stay safe pa rin tayo as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din ang book, keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! O nga pala, yung pinost ko sa aking FB video cover about the go bag na pinabigay sa Pasig. Yun ang next project natin, mga kabatang helmet. Maganda yan. Maangka BPL! Birthday party list. Gusto ko talaga mamigay per household video cover kung kakayanan natin yung ganyang klaseng go bag na pwede siyang floaters, di ba? Nakakita na ako niyan, yung may ibang brand na ganyan talaga eh. Pero yung pasadya kasi yung sa Pasig. Pasadya, so pwede tayong pasadya din siguro gawa sa parang lona. Basta yung pag nilagyan ng hangin sa loob, pwede siya maging, maging floater. Oo, floater. Tapos nalagyan nga ng mga medicine kit, first aid kit, and yung mga, ito, yung mga LED lights, flashlights, tapos yung stick, kapag pwede mo siyang pag binali kasi yun, di ba, pag nilagyan natin for party, mag-create din yun ng liwanag, and yung mga pito, imbis na sumigaw tayo sa mga rescuer, gamitin natin at i-conserve natin energy natin, magpito na lang tayo para mas maringgay. Basta yan ang gusto kong next project, Bidyo Kapar. Parang maganda talaga yan. Per barangay, per household, mamimigay tayo ng ganyang klaseng go bag. So, ang go bag natin ay BPL on the go. O, basta makakatay helmet. Bye! Unboxing emergency go bag from City Government of Pasig. Scissor, first aid kit, cotton balls, triangle bandage, family booklet, paper tape, betadine, elastic bandage, band-aid, alcohol pad, gauze sponge, flashlight, glow sticks, whistle, thermal blanket,